So wag na nagmamaarte kasi kung mamaarte tayo, gugutomin tayo, alam nyo ba yun? Welcome back to my channel. Nagbabalik inyong baklang mukhang bakukang. It's your Madam Ruby. Kung napansin ninyo kung saan ako ngayon, siyempre, hindi ako sa sasakyan. Sasakyan ng aking kaibigan. So kung nagtaka kayo kung bakit siya nagmas at may pangalan, yan ang aming company. And then bakit kung nagtaka kayo kung meron akong scarf, ito kasi yung scarf ng Saudi Arabia, symbol green, 2030. Of course, yes, pupunta kami sa tinatawag naming Mataan. Ibig sabihin po ng Matamis Restaurant. And then doon po kami kakain sa aming tanghalian. And then, this guy, uuwi na siya sa Kuvar. So, bakit ka andito? Hinatid ko yung boss ko. Ay, hinatid niya ang boss niya. Actually talaga guys, ito yung aming compound. And then, ang aming compound kasi is with restaurant na rin siya, diba, bonggang-bongga. And then, of course, guys, tingnan mo naman ang sasakyan namin. Pwede kang po lumipad, pwede kang pumunta sa taas para tumingin ng views habang siya ay umaandar. Ay, nga pala, please subscribe to my channel, CJJTV. Yes, CJJTV na Ashray TV. So ngayon guys, bababa na kami kasi pupunta na nga kami doon sa pupuntahan namin restaurant. Alam nyo kung napansin ninyo kung bakit medyo mainit siya. No, hindi siya mainit kasi ngayon kasi Saudi Arabia, change weather na siya. And then of course, yes, andito kami ngayon para nga kumain. Si JJ Vlog, can you wait me please? Ayun, sumayain siya. Wala siyang lakas na mag-vlog guys. So diba dapat ang sabi nila kapag mag-vlog ka dapat kumbaga confident lang, kumbaga na never mind dito sa mga ibang tao dyan. Ito yung aming restaurant. Dito kami kakain ngayon. Actually, naka-open pa lang. Wala pa siyang masyadong tao. So, virgin. Di ba dati nag-vlog na ako dito? And then, siya ang may-ari. Tingnan mo yung plato namin. O, di ba, pang-hospital, pang-ICU. So, kailangan guys, hugasan mo siya mabuti. Kasi, syempre, ang kumakain dito, hindi namin alam. Baka mamaya, meron ng... So, di ba, sabi ko sa inyo na rin na kailangan hugasan ng plato. Kasi, hindi natin alam kung meron dyan. Meron ng mga hepapate dyan. You know that, no? So, tingnan mo siya. Ganda yun siya kamasilan. Hanggang, kahit na walang tao, nagmamasya. Takot siya sa COVID-19. Yes, tama. Ang sabi niya guys, hindi niyo narinig, ang plato daw na yan ay parang plato ng preso. Ayan, so totoo naman na parang plato talaga ng preso talaga. So ayun yung mga iba, ayan sila oh, diba? Line na talaga. Siyempre yung iba siya nagugutom na kaya yun. Siyempre yung iba siya nagugutom na galing sa work. And then, dito yung Filipino foods yan. So dyan kami kukuha ng pagkain. Bonggang bongga. Ako kasi guys, is mamaya pa ako kakain kasi hindi pa naman ako nagugutom. Tinutulong ko lang kayo sa aming restaurant sa Sobra. So, ay wow! Maganda ang aming foods ngayon kasi is the siya with mongo. Ayan so. Kung napapansin nyo guys kung bakit ako beautiful today, kung meron kayo napapansin kung bakit is straight yung hair ko, talagang pinaghandaan ko yan kasi nga dumating yung aking boss. Siya ang pinakamayaman sa Cavite. May tatlong bahay yan. And then of course, dito kami kakain kung saan. Ayan, dyan kami kakain. Actually, mamaya dito, marami siyang tao. Itong mga, alam mo, 2 years na ako dito, hindi pa ito napapalitan. Iwan ko ba kung hindi pa napapalitan itong mga pangit na table na to. Dapat pinapalitan na yan. So ilang beses na akong na-discrush siya dyan. You know that? So ito na yung friend ko, kumakain na siya. So tingnan natin siya ngayon kung paano siya kumain. So ayun na nga guys, sa mga kamag-anak ko yun sa Pilipinas, yung pagkain niya, pagkain pang mayaman niya. So pwede na natin mabibili sa karinderiya sa Pilipinas. So huwag natin mamaati kasi kung mamaati tayo, magutomin tayo, alam nyo ba yun? Paano kumain ang mayaman? Walang kutsara at tinidor. Okay. Ano yun lang, paano magkamay ang mayaman? Paano magkamay ang mayaman? So twin, parang nahihiya ka naman, parang hindi naman pang mayaman yan. Ganyan ang mayaman. Pagka mahirap, ganun. Sige nga, style mo, paano kumain ang mahirap? Nakakaya ba? Guys, ano naman yung ulam namin? Sanghiwa.
dalawa, isang-sang dalawa na munggo, ayun ko na mati, para di ka magutom. Sa inyo kung paano kumain ng mahirap sa mayaman. So, ganun pala ang style ng mahirap at mayaman, ganun pala kumain. At saka kung natandaan nyo kanina, huwag na daw magmaarte. Yan ang sabi niya kanina. Kasi kapag magmaarte tayo, dito tayo sa abroad, eh, syempre, kung anong pagkain ng kapanin, huwag na tayong maarte dahil magugutom lang tayo. Alam nyo ba yun? Kailangan mo natin magmaarte na maarte pa. Kain tayo kung anong mayroong handa dyan. Diba? Ganyan ang buhay ng OFW. Kaya, kayong mga kabag-anak dyan, kayong mga pamilya dyan namin sa Pilipinas, huwag umastang mayaman ha. Dahil ang buhay namin dito as OFW, nilalaban namin para sa inyo. Diba tama? Hindi lang ng abroad. Masarap ang buhay. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Hi guys! Tapos na siya kumain. So anong nasa ng pagkain ng Pilipino dito? Anong mga kaiba sa pagkain nyo doon sa Cuba? Ang pagkain nyo dito at sa Alahasa? Galit ka. Ay, wala siyang naisagot. Bakit wala ka naisagot? Bakit ganun? Ano? Wala lang pinagkaiba. Sa Pilipino nagluluto. Bongga! Masarap! Kasing sarap ko yung pagkain. So nagulat siya sa tubig namin. Ang tubig kasi namin may kuryente. May kuryente yung tubig namin kaya siya nagugulat. Malamig ba? So hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin. Pakisubscribe na rin and pakipindot na yung icon bell button para maging update kayo ng aking bawat upload. Bye!